The Ilocos region doubling down on efforts to prepare for Pepito. PDRMO head of Ilocos Sur, Ron Arquilada, is now on the line to provide us with updates. Hi, Sir Ron. Thank you for joining the program. Hello po, magandang hapon po. And sa lahat po na nakikinig and nanonood dito sa programa, magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon. Sir Ron, tanungin ko lang po, may alert level po ba na nakataas ngayon sa Ilocos Sur? Yes, as of now, sinustain po namin yung alert status namin dito sa Ilocos Sur na blue alert status, and possible na baka i-raise po namin to red alert pag malapit na din yung truck. Kasi kung titingnan natin yung nirelease ng PAGASA ay nandito sa Northern Luzon ang bagyong Pepito by Sunday to Monday. Kaya as of now naman dito, maaraw pa lang din naman dito po. Opo. Ang OFEL po no ay may epekto na po sa probinsya ng Ilocos Sur. At ang Pepito ay nandito na rin po sa loob ng Pilipinas. Ano po ang plano ng Ilocos PDRRMO? Yes po, mamaya kami na pre-disaster risk assessment meeting regarding it dito sa bagyong Pepito. And pagdating naman sa preparedness ay yung mga search and rescue teams natin ay naka-standby na po dito sa Emergency Operation Center. Pagdating naman sa mga rescue vehicle, mga land and water assets natin ay ready to deploy, kailangan naman. And sa pagdating sa stockpiling natin ay may mga stockpiling pa naman na naka-ready in case na magpa-augment ang ating mga LGUs dito sa Ilocos Sur po. Tanungin ko na rin po, Sir Ron, no, yung risk factors na kinoconsider natin, especially sa mga ganitong sitwasyon na ang Ilocos ay nakakaranas ng sunod-sunod na mga bagyo. Yes po, ang risk talaga na tinitingnan natin, siyempre geographically, ang Ilocos Sur kasi ay may mga bundok and tabi ng dagat. So sa mga bundok natin ay risk for a landslide pa rin. Kasi dahil nga sa sunod-sunod na pag-uulan ay baka possible high risk for landslide. And madami din kaming mga ilog dito kasi we have 3 major rivers dito sa Ilocos Sur na pwedeng magpabaha sa ating mga residents malapit sa mga rivers. And sa coastal naman, lalo nakataas ang storm surge warning yellow dito sa Ilocos Sur. Kaya isa din sa risk ay ang storm surge warning, lalo na pag nandito na yung bagyo dito sa may West Philippines na po. Kumustahin ko na rin po ang estado ng mga evacuees natin at ng evacuation centers. Meron na po bang mga nag-preemptive evacuation ngayon, sir? Per this hour po, sa mga evacuation center natin ay active pero hindi pa operational kasi hindi pa operational dahil wala pa nga tayong evacuees. Pero yung mga evacuation naman natin sa ating dito, lahat ng LGUs dito sa Ilocos Sur ay ready and activated na din dahil nga malapit na din ang bagyo. And as of now, wala pa tayong evacuees kasi yung mga evacuees ng caused by NICA and OFEL ay nagsiuwiin na sa kanilang bahay po. Kumusta naman po yung resources ng mga evacuation centers natin? Yes, yung mga iba nagkukulang na din kasi dahil nga sa sunod-sunod na bagyo ay nagre-request na sila ng augmentation dito sa province. And kami din sa province ay nagre-request na din sa regional office dito sa Region 1 ng mga augmentation. So far may mga konti na lang kung may magbibigay ng additional augmentation from the region or from the national, better po para at least makapagkandaan namin ang epekto ng Pepito po. Opo. Tinitingnan po ba natin na yung mga areas na naapektuhan ng OFEL, maari din po bang sila yung maapektuhan pag pumasok na ang Pepito? Yes po, dahil nga gaya ng sabi ko kanina, ang Ilocos Sur ay malapit sa dagat, may tatlong major rivers tayo dito and prone for landslide din talaga. And lahat naman na apektuhan ng previous na bagyo ay lahat din ay nanggaling sa mga ganong hazards po. Sunod-sunod po yung pumapasok na bagyo sa Pilipinas ngayon, Sir Ron. No? Paano po ito nakaka-apekto sa preparation efforts ng PDRRMO? Yes, pagdating sa nakaka-apekto sa preparations kasi siyempre, tuloy-tuloy ang pagbibigay natin ng mga ayuda. Siyempre na de-deplete na din yung ating mga stockpiling.
kaya lalo yung budget natin ay hindi rin kalakihan. Kaya minsan yun yung budgetary, kaya nagre-request kami sa regional and national na agencies natin na pwedeng tumulong po pagdating sa stockpiling and mga relief goods, family food pack, and yung mga sleeping kits na kailangan sa evacuation center po. Mm-hmm. Maraming salamat po sa inyong panahon, Sir Ron. Kasama niyo po kami sa pagbantay sa mga magiging epekto nitong si Ofel at ni Pepito. Magandang hapon po. Yes, thank you po. Our head of the PDRMO Ilocos Sur, we just had Sir Ron Arkeleda.